Happy New Year! ...2020 has been a stressful year. Ang daming negative na nangyari, not only sa atin as individual, pati na sa buong humanity, na talaga naman nakapagpabago sa atin sa pananaw sa buhay. And ngayong darating na 2021, gusto na nating iwanan sa 2020 yung mga bagay na yun, yung mga negative things na yun. Kaya nang pag-uusapan natin sa video na to. If bago ka lang sa channel na to, I am Sir JOTS, and I upload videos every once or twice a week about self-development, small business, and occasionally about events. Number 1, inactive lifestyle. Ngayong 2020, dahil sa pandemic, nabawasan yung mga physical activities natin. Hindi na nga tayo ganong nag-gym, hindi na nga tayo ganong nag-exercise. Naging work from home pa, tsaka yung mga estudyante, hindi na muna pumapasok sa school. So talagang nabawasan yung simpleng paglalakad na lang natin, nabawasan pa yung number of steps na ginagawa natin since hindi na tayo naglalakad ng marami dahil nga nasa bahay lang tayo. Ang masama pa nun, nabawasan na nga yung ating physical activities, pero hindi naman nagbago yung ating eating habits. Yung dating unhealthy na kinakain natin, yung pa rin yung kinakain natin ngayon. Lalong napasama yun. According to Dr. A. Gronberg, sa isang article niya na nakapublish sa biocentral.com, the result of reduced physical activity is an alarming 6.6% loss of cardiorespiratory fitness. Meaning, lalong humihina yung ating puso at lungs dahil sa nabawasan yung ating mga physical activities. Sa New York, ang cardiac arrest death cases ay tumaas ng 200 to 300% ngayong 2020 compare nung 2019. Bakit dapat tayong kabahan? Kasi alam nyo ba na sa Southeast Asia, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na heart-related deaths. Konti lang diferensya natin sa Pakistan. So ngayong 2021, try to have a more active lifestyle. Marami sa YouTube makikita kayo dyan ng mga home exercises. Marami yan. In addition to that, change your eating habit. Marami namang healthier options dyan. Second, overly dependent. Marami dito na 100% dependent sa pamilya, sa kapatid, or sa ibang tao para mabuhay. Ngayong 2020, gawa ng pandemic, ang laki ng naging epekto niyan sa finances ng mga tao. So if hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin sa iba para ka mabuhay, huwag mo nang dalin yung ugaling yan sa 2021. Try to contribute. Huwag ka nang maging pabigat sa mga mahal mo sa buhay. Magbanat ka naman ng buto kahit paano. Tumulong ka. Gaya nga ng sabi ko, hindi madali ang buhay ngayong panahon ng pandemic. Same thing sa government. Huwag tayong masyado nang umasa sa darating na ayuda. Huwag nating isalalay lahat sa gobyerno yung magiging kabuhayan natin. Try to earn a living. Bakit hindi mo subukan magbenta online? Third, blaming and excuses. Ngayong 2021, iwasan na natin yung ugaling isinisisi lahat ng pangit na nangyayari natin sa iba. Sure, may mga nangyayari sa atin na pangit na hindi natin nakokontrol. Pero wag naman na lahat ng nangyayari sa buhay natin, isisisi natin sa iba. Sabi nga sa isang article sa getrealphilippines.com, ang national sport ng Pilipinas is blaming game. Because nakakahanap tayo ng mga bagay na isisisi sa iba, wag lang nating masisi yung sarili natin. Pagdating ng 2021, baguhin na natin yan. Isa pa yung excuses. Ang mga Pilipino daw, ang hilig mag-make excuses. Before we make more excuses, isipin natin yung mga nurses. Are they making excuses? Yung mga restaurant and food workers, are they making excuses? So that's something you have to think about coming 2021. Number 4, self-doubt. Ay, hindi ko kaya yan. Ay, naku, hindi naman ako magaling. Naku, mukhang mahirap yan ah. Naku, baka magkamali ako. Yang ugaling yan, iwanan mo na yan ngayong 2020. Na ngayong 2021, instead of doubting yourself, start doing. Because hindi mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Mas gugustuhin mo mag-fail because you try than not to fail but live in this stigma of what ifs. May kanya-kanya tayong mga bagay na gusto na nating iwanan sa 2020. So I ask my students, families, and friends kung ano yung mga gusto nilang i-leave behind ngayong 2020. And here are their responses. Sabi ni Ryan, negativity, toxic friends, and hatred. Sabi ni Jean, easy to fall and break, negativity, toxicity. Sabi ni Bebs, negativity, easy to fall, toxicity. Sabi naman ni Errol, self-doubt, laziness, and negative thoughts. Sabi ni Alex, my yes
syndrome, procrastination, waiting for perfect timing, overthinking. Sabi naman ni Jonathan, being unconfident, toxic people, and bad habits. Si Darnell naman, anger, envy, and disappointments. Si PB, hot-temperedness, insensitivity towards other people's feelings, and anger. Si Trisha naman, impatience, time disorganization, and procrastination. Si Pauline, doubts, toxic positivity, and procrastination. At ang sabi naman ni Madam, bad eating habit, being impatient sometimes, and hatred. And lastly, sabi ng aking daughter na si Winona, sadness, bad eating habit, sadness, at bad habits. Number 5, lack of discipline. Gaya nga ng sabi ko kanina, we keep on blaming people or we keep on blaming others. But have we done our part to at least improve our situation? Yung simpleng pagsusot ng face shield and face mask nga, hindi natin ginagawa eh. Nakapunta ka na ba sa mall? Merong rules doon, kailangan naka-face shield. Pero ano? Pagpunta mo doon, makikita mo yung face shield nasa ulo. Ano to, joke? Ano to, requirements na lang para makapasok sa mall? Eh, hindi naman kasi effective yung face shield para makaiwas COVID eh. Regardless, rules ay rules. Disiplinahin mo yung sarili mo na sumunod sa rules. So, improve natin ang ating self-discipline. So, umpisahan natin sa tamang pagsusuot ng face mask at face shields. Number 6, lack of motivation. Minsan, nawawalan tayo ng motivation just before ma-reach natin yung success. Yung tipong andyan ka na, konting panahon na lang, biglang mawawalan ka pa ng gana. Maybe napagod tayo, or maybe iniisip natin na wala naman pala nangyayari sa mga efforts natin. Ngayong 2021, find something or someone to help you stock up motivation. If I may suggest, huwag kang gumawa ng New Year's Resolution. According sa mga pag-aaral, 45% ng mga taong gumagawa ng New Year's Resolution. Pero, 8% lang sa kanila ang nagsasucceed on keeping that resolution ng buong taon na yon. Anong dahilan? 50% ng mga yon, they lack commitment. And the other 50% failed because they lack motivation. Another factor din dyan is because they set unrealistic or unachievable goals. Make a short-term 1-year plan instead. And of course, try to motivate yourself as much. Because remember, anybody can be your inspiration. But only you can motivate yourself. Okay, we are on to the last one. But before that, gusto kong i-share sa inyo kung ano naman yung isang bagay na gusto kong i-carry over nyo to 2021. That is appreciation. Kung na-appreciate nyo tong video so far, click that like button to give this video a boost and it will be a big help for my channel. Number 7, toxic circle. So ang stressful na nga, ang toxic na nga ng 2020, tas dumadagdag pa yung mga friends and family natin na toxic, hindi maganda yan na i-carry over sa 2021. Gaya ng sinabi ko dun sa dati kong video, toxic people will only put you down. And if you can't stand dealing with that circle, or if you can't stand dealing with those people sa 2021, might as well leave that circle behind 2020. For all you know, yung bagong circle na gagawin mo, baka yan pang makapagbigay sa'yo ng new light in life and a renewed positive energy. So people, ikaw, anong gusto mo nang iwanan sa 2020? Comment down below. Thank you for watching and let us end this year with a positive outlook for the year ahead. Let's start by giving this video a thumbs up. Support the channel by subscribing and clicking the notification button. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Ayun.